Bukod sa anim na naunang insidente ng pananakit ng isang British national na iniulat namin kagabi sa 24 oras, lumutang at naghain na rin ng reklamo ang ilan pang biktima, kabilang ang ilang Pinoy na ginulpi rin ng suspect. Nakatutok si Emil Sumangil, exclusive. Matapos madakip ng pulisya ang British national na si Mark Wall kamakailan dahil sa panggugulpi, lumitaw ang iba pang insidente ng kanya umanong pananakit. Kuha ito sa isang bilyaran sa Makati. Makikita ang suspect inaawat ng kanya umanong bodyguard. Nagtanggal siya ng medyas saka isinilid dito ang isang bola ng bilyar at ginamit pang atake sa kaaway niyang dayuhan din. Nailabas ang biktima pero hinabol pa ito ng suspect hanggang sa sila'y napaghiwalay. Sa labas naman ng isang nightclub sa Makati pa rin, dumating ang kulay puting pickup sa kayang suspect at kanyang mga bodyguard. Nang tila hindi makaabante dahil sa tatlong nag-aabang na lalaki sa tabing kalsada, binabaan sila ni Wall at dito na sumiklab ang gulo. Ayon sa CIDG, kabilang sa mga nagain ng reklamo laban kay Wall, ang mag-asawang itatago namin sa pangalang Al at DC na nakainkwentro ng suspect sa isang bar din sa Makati. Ba't kita titignan? So sabi niya lang, get out, your may friend sa akin yung asawa ko. Opo. Tapos, yun, bigla na lang niya sinapak. So one time hindi nakapasok sa work, hindi ako makatulog. Well, as in, halos wala, nanginginig ako. Kaya't nung nabalitaan daw nilang naaresto na ang suspect, agad silang nakipag-coordinate sa pulisya. Si Elias Mel, sa isang bilyaran din umano sinaktan ng suspect. Nagkatingin lang kami, kinompronta niya na ako. Ano po sinabi? Parang, why are you looking at me? Parang gano'n. Sabi ko, parang, siyempre, Tagalog ko, mahirap din ako mag-English pag gano'n. No, sabi ko. Iglala lang niya rin akong sinunggaban. At si alias Dave, na bodyguard dati ng suspect na nag-resign na. Nung nag-react ako sa kanya, nasabi kong aalis na ako, yun na sir. Sinipa na niya ako, tinutukan niya ako ng baril, nakatakbo lang talaga ako. Bukod sa kaso ng illegal na droga dito sa bansa, may kasong fraud din daw ang suspect sa UK. Okay. Kaya umano ito, nasa red notice list. We will be coordinating with the Bureau of Immigration po regarding his deportation and also we will check his record din po. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.